أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد mga minamahalkong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayong araw po ang ating kwento ay patungkol po kay Propeta Yusuf alayhi salam. Si Propeta Yusuf alayhi salam ay siya po ay anak ni Propeta Yaqub alayhi salam, na si Propeta Yaqub alayhi salam ay anak ni Ishaq alayhi salam, na anak naman ni Propeta Ibrahim alayhi salam. Hindi po lingid sa inyong kaalaman, nakwento po natin ang dalawang magkapatid na ito ang kilala sa kanila, pero nabanggit ng mga ulama na si Propeta Ibrahim alayhi salam ay mayroon pang ibang mga anak maliban kay Propeta Ishaq at saka kay Propeta Ismail alayhi salam. Dito, unang ipinanganak si Propeta Ismail alayhi salam, at pagkatapos ay nabanggit sa Al-Quran Surat Hud na فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. At dito binalitaan ng mga anghel na magkakaroon si Sarah at saka si Propeta Ibrahim alayhi salam ng anak na ito ay si Ishaq, at pagkatapos ay ipapanganak din si Yaqub mula kay Ishaq. So dito, isa ito sa mga dapat natin malaman na si Propeta Yusuf alayhi salam, ang tatay niya ay propeta at ang lolo niya ay propeta at ang pinakalolo niya ay propeta rin. So si Yusuf alayhi salam ay ang kanyang angkan ay halos lahat propeta. Ganun din na si Yaqub alayhi salam, ay siya po ay anak ni Ishaq, at gaya po na kwento natin na siya ay naglakbay sa tinatawag na Haran. Itong Haran ay tinatawag ng ating mga ulama na ito ay sa Syria, sa Sham. At pagkatapos, dahil pumunta siya dito sa kanyang tito, na ikwento natin ito, sa kanyang tito, kapatid ng nanay niya. At doon, ang unang napangasawa niya ay si Leia, na ang dapat na gusto niyang pakasalan ay si Rahil. Pero hindi sila, gaya ng sinabi ng kanyang tito, na hindi nakasanayan sa aming tradisyon na ipakasal ang mas bunso kaysa panganay. Kaya ang nauna niya mapakasalan ay si Leia, pagkatapos ng 6 na taon muli na kaniyang paninilbihan sa tatay ni itong dalawang babae na ito, ay pinakasal muli ang kaniyang tito si Rahil. At dito ang mga anak ni Propeta Yaqub alayhi salam kay Rahil na si Yusuf at saka si Binyamin. So dalawa po ang anak ni Propeta Yaqub alayhi salam kay Rahil, na ito ay si Yusuf at saka si Binyamin. At si Yaqub alayhi salam ay tinatawag siya, ang kanyang pangalan sa ibang sa kanilang salita ay Israel. Kaya ang Israel ay tinatawag na Banu Israel dahil nanggaling ito sa angkan ni Propeta Yaqub alayhi salam. At nabanggit ng ating mga ulama na ang naging propeta sa kanila ay si Yusuf alayhi salam sa mga anak ni Propeta Yaqub alayhi salam. Okay, so papasok tayo ngayon sa kwento ni Propeta Yaqub alayhi salam, bago tayo papasok sa kwento ni Propeta Yusuf alayhi salam, dahil dito ay magkakadugtong ito. So si Yaqub alayhi salam ay nagkaroon siya ng 12 anak. Ito ang tinatawag na Banu Israel, at dito naglumabas yung mga anak, yung mga angkan ng Banu Israel. Itong lugar na bansa na tinatawag na tinatawag ngayon na Israel, hindi po yan dapat tinatawag natin na yan yung si Propeta Yaqub alayhi salam. Bakos yan ay mga Hudyo na hindi sila, o yung iba sa kanila, o mostly karamihan sa kanila ay hindi po nanggaling sa angkan ni Propeta Yaqub alayhi salam. Pero may mga Hudyo po na sila ay maaring galing sa angkan ni Propeta Yaqub alayhi salam. Pero mostly sa panahon ngayon, yung mga nandyan sa lugar na Israel, ay hindi po yan sila, karamihan ay galing kay Propeta Yaqub alayhi salam.
At ang pangalang Israel ay yan ay tinatawag na pangalan ni Propeta Yaqub alayhis salam. Yan po ang nabanggit ng ating mga ulama. Nung si Propeta Yusuf alayhis salam ay lumalaki na siya, ibig sabihin ay nagbibinata na siya, kumbaga sa ano bago pa yung teenager niya ba? Okay? Ay binyayaan siya ng mabuting o magandang mukha. So si Propeta Yusuf alayhis salam ay nabanggit ng ating mga ulama na isa sa pinakagwapong propeta, pinakagwapong propeta na makikita po natin ang mga patunay nito sa pagkakaroon ng yung pag-akit sa kanya ng asawa ng Aziz o yung isa sa mga pinuno ng Egypt o sa Misr sa panahon na si Propeta Yusuf alayhis salam ay nandoon na sa Egypt. So ngayon, dahil dito siya ay napakagandang bata, napakagwapong bata at saka napakabuti niyang bata, napakabait niya, ay hindi maiwasan ni Propeta Yaqub alayhis salam na mapalapit sa kanya itong anak niya. Mapalapit sa kanya itong anak niya. At dahil doon ay dahil ang pagmamahal, si Propeta Yaqub alayhis salam ay hindi ibig sabihin na hindi siya naging makatarungan sa kanyang anak. Siya ay propeta, so hindi po ibig sabihin na hindi siya naging makatarungan sa kanya. Naging makatarungan po siya sa mga anak niya. Pero, it is likas po, it's natural po sa atin, likas po sa atin na kapag may mga anak tayo, ay kapag yung isa sa kanila ay masunurin, mabait, ay siya ay napapalapit sa atin. At yung isa naman ay pasaway, puro problema ang kanyang dinadala sa bahay, ay syempre minsan napapalayo sa atin yung bata. Yan ay normal na hindi po yan makontrol o yung tinatawag na hindi po yan maiwasan ng isang tao. Pero dapat ay maging makatarungan sa kanila. Huwag ipakita sa kanila, huwag sabihin sa kanila. Pero yung sa puso ng isang tao, normal po yan. Likas po yan sa tao na kapag ang isang mabuting bata, ang masunurin ng bata, ay napapalapit sa iyo ang bata na ito. Pero obligado po sa magulang na maging pantay sila, lalo na sa tinatawag na maging pantay sila sa pagmamahal, ganoon din sa tinatawag na kanilang paggastos, maging makatarungan sila sa mga bagay na ito. So si Propeta Yaqub alayhis salam ay naging makatarungan sa kanila. Ngunit napansin ng kanyang mga kapatid ni Yusuf alayhis salam, at hindi kasama sa kanya si Binyamin, ay dalawa sila magkapatid ni Yusuf alayhis salam sa isang ina. Pero itong mga kapatid niya na iba, sila yung nagkaroon ng tinatawag na inggit. Tinatawag na inggit kay Propeta Yusuf alayhis salam. So isa po ito sa dapat malaman ng magulang, nagkakaroon man ng pagmamahal o yung tinatawag na mas malapit ka sa isang mga anak mo, katulad din sa iba, sa asawa, pero nararapat po na ipakita sa kanila, iparamdam sa kanila na sila po ay pantay at maging makatarungan sa kanila sa paggastos sa kanila. Pero hindi po tayo hahatulan kung misa sa puso natin ay meron pong mas tinatawag na mas malapit sa atin dahil sa kanilang pagiging mabuti, dahil sa kanilang pagiging tinatawag na pagiging masunurin na bata. Hindi po tayo anuin dyan, tatanungin dyan. Okay. Ganun din, ito yung panaginip ni Yusuf alayhis salam, sinabi sa surat Yusuf, إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبَ وَشَمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِسَاجِدِينَ. Ito ay panaginip ni Propeta Yusuf alayhis salam na mga tanda na siya ay isang propeta, at mga tanda rin ito na nakita sa kanya ni Propeta Yaqub alayhis salam na itong anak niya na si Propeta Yusuf alayhis salam ay magiging propeta. Sinabi niya na, وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ, sinabi ni Yusuf sa kanyang tatay, Inni ara 11 ko, nakita ko ang 11, ha? Inni na 11 na bituin, wa syamsa wal qamar, at ang araw at ang buwan na sila ay nagpatira pa sa akin. At ito ay makikita natin kung ano ito sa pinakahuling sa part 2 natin, inshallah dito natin makikita itong panaginip ni Yusuf alayhis salam. Qala ya bunay, sinabi ni Propeta Yaqub alayhis salam, qala ya bunay la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda inna shaytana lil insani adu mubin. At sinabi sa kanya ni Propeta Yaqub alayhis salam na sa kanyang, o aking anak, mahal na anak, huwag mong ikukwento itong panaginip, ha, panaginip mo
sa mga kapatid mo. Subhanallah. Dahil alam ni Propeta Yaqub alayhisalam sa araw-araw na pamumuhay niya kasama ang mga anak niya, ay napapansin niya na iba yung pakikitungo nila kay Yusuf alayhisalam. Kaya sinabi niya na huwag mong ikukwento itong kwento mo dahil tunay na sila ay magbabalak sa iyo ng masama. Dahil tunay, inna shaitan, katotohanan na si shaitan ay kalaban ng tao. So si shaitan po ang nagbubulong sa tao para magkaroon ng inggit sa magkakapatid, away sa magkakapatid. After all, ang nalugi din ay ang magkakapatid at hindi tinatawag na hindi nalugi kung ang sino man. Bakos kapag nagkaroon ng pag-aaway-aaway, pagkakatakotak ang magkakapatid, sila din ang nalugi. Sila yung tinatawag na nalugi dahil kapatid nila ang kanilang tinatawag na inaway. Okay, dito makikita natin yung payo sa kanya. Payo sa kanya ng kanyang tatay na huwag mong ikwento. Ha? Itong tinatawag na mga na nakita mo ito sa panaginip mo, baka gawang ka ng masama ng mga kapatid mo. Pagkatapos, nabanggit sa ibang aya, itong makikita natin yung pagkakaroon ng inggit ng mga kapatid ni Yusuf alayhis salam na ito ay dahilan. Ito ay dahilan din ng isa sa paggawa ng kasalanan. Kapag nagkaroon ng inggit ang isang tao sa kanyang kapatid, which is ito ay kasalanan sa Islam, ito ay dahilan ng pagkakawatak-watak, ito ay dahilan ng paggawa ng kasalanan at minsan ay dahilan ng pagpatay ng tao sa kanyang kapatid. Wa na'udhu billahi min dhalik, na ito ay mga balak, mga bulong ni Shaitan sa tao. Dahil sinabi sa aya, inna shaitana lil insani adu mubin, katotohanan na si Shaitan ay malinaw na kalaban ng mga tao. Dito sinabi ng Allah sa surat Yusuf din, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. At sinabi dito, katotohanan na sino mang naghahanap ng katotohanan ay makikita niya sa kwento ni Propeta Yusuf at ang kanyang mga kapatid. Ito ay tanda sa mga naghahanap ng katotohanan. Wa id qala li Yusuf wa akhuhu ahabbu, wa id qalu li Yusufa wa akhuhu ahabbu ilayya ahabbu ila abina minna wa nahnu usba in abana lafi dhalalim mubin. Dito makikita natin sinabi ng mga kapatid ni Yusuf alayhis salam kay Yusuf, na sinabi nila si Yusuf na tunay na mas mahal ng ating ama kaysa sa atin. Kahit na tayo ay grupo, na tayo ay malalakas, tayo ay, sila ay mga lalaki na eh. Itong mga kapatid ni Yusuf alayhis salam, dahil sila ay mga panganay. Si Yusuf alayhis salam at saka si Binyamin ay sila ay mga bunso. Pero dito makikita natin na sila ay nagkaroon ng inggit at sila ay nag-isip ng masamang pag-iisip sa kanilang tatay. Sila ay nag-isip ng masamang pag-iisip sa kanilang tatay. Yan din ay dapat na binabantayan natin ito. Hindi ibig sabihin minsan nakikita mo na may mga pagkukulang ang tatay mo, tayo ay nag-iisip ng masama sa kanila. At ito yung minsan nagiging dahilan ng pagkakaroon ng inggit sa ating kapatid, pagkakaroon ng away, pagkakaroon ng iba pang mga kaguluhan. So dito ay makikita na sinabi nila na mas mahal ng ating ama si Yusuf alayhis salam. Kaya sinabi nila, ito yung kanilang balak. So nagsimula ito sa masamang pag-akala, pagkatapos ay sila ay nag-isip, nagplano ng masama. Sinabi nila, uktulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Dito patayin niyo si Yusuf. Subhanallah. Ito yung pinakaunang naisip nila. Ha? Watrahuh, itapon niyo siya sa lupa. Yakhlu lakum wajhu abikum, para ikaw kayo ang nakikita lang ng inyong tatay. Para tayo lang ang mahalin ng ating tatay kapag wala na si Yusuf. So gusto nila na mawala si Yusuf para sila lang ang nakikita at minamahal at nagugustuhan ng kanyang tatay. Subhanallah. Qala qailum minhum, la taqtulu Yusuf. At isa sa kanila ang nagsabi na huwag niyong patayin si Yusuf. Bagus itapon niyo siya sa tinatawag na balon at para siya ay makuha. Dito, yabatil jubbi yaltaqithu ba'du sayarati in kuntum fa'ilin. Kung gusto niyo, ay itapon niyo na lang siya sa balon at para
may dumaan na mga ngalakal na sila ay naglalakbay at makuha nila si Yusuf at mawala na sa paningin niyo si Yusuf alayhis salam. So kabilang yan sa mga naisip nila. Sila ay nag-isip na. Pagkatapos nung nag-isip sila ng masama, nagkaroon sila ng inggit, ngayon, gawain naman na naisip nila. Paano yan? Anong gagawin natin? Di ba? Maraming magkakapatid. Subhanallah, mga ganyan na. Nag-iisip ng masama sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay, dahil ito sa inggit, magkakaroon na inggit. Pagkatapos gagawa siya ng masama sa kanyang kapatid. La hawla wala quwata illa billah. At pagkatapos dito, ay ito na. Kung paano nila gagawin ngayon yung kanilang naisip. At dito sinabi sa surat Yusuf, qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhib wa antum anhu ghafilun. Qalu la in akalahu dibu wa nahnu usbatun inna idan la khasirun. Dito sa aya na ito sinabi nila, qalu ya abana, ito yung ato nila, paano nila ngayon gagawin itong yung naisip nila. At sinabi nila na bakit hindi mo ipagkatiwala sa amin si Yusuf o aming tatay? At pagkatapos sa wa inna lahu lanasihun, kami ay nagpapayo sa kanya, arsilhu ma'ana gadan, pasamahin mo siya sa amin, ha? At ipagkatiwala mo siya sa amin dahil pupunta kami sa labas pa maglalaro, kumbaga sa ano, lalabas para kumain sa labas o ano pa mga ano. At pagkatapos, siya ay pangangalagaan namin. Wa inna lahu lahafidun. Sabi ni Yaqub alayhi salam sa kanila, qala inni la yahzununi, ako'y nalulungkot na mawalay sa akin si Yusuf alayhi salam. Nadagdagan na naman itong tinatawag na nadagdagan na naman yung kanilang pagkakaroon ng inggit kay Yusuf alayhi salam. Wa akhafu ay akulahu dib. At dito ako ay natatakot na sabi niya na baka mamaya ay kayo ay hindi niyo namalayan at kainin ng lobo o aso o lobo si Yusuf alayhi salam. So isa ito sa ano na sinabi naman nila, at sumagot sila sa sinabi ng kanilang tatay na si Yaqub alayhis salam na kalo paano siya kakainin ng lobo, ay nandito naman kami na marami kami at saka matatapang, malalakas. Hindi yan mangyayari. So yan ang isa sa mga sinabi nila. At ganoon din, falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghiyabatil jub, at sila ay nagkaisa dahil na paano nila nakausap nila ang kanilang tatay si Yaqub alayhis salam, at dahil sa ayaw niya na masaktan ang kanyang mga anak, kaya pinahintulutan niya na pasamahin sa kanila si propeta Yusuf alayhis salam. At dahil dito, sila ay nagkaisa na ang gagawin nila kay Yusuf alayhis salam ay itatapon nila, ihuhulog nila dun sa balon at hihintayin nila hanggang may dumating na mga ngalakal. Pagkatapos, pag nakuha nila, ay ibebenta nila si Yusuf alayhis salam kahit sa murang halaga. Pagkatapos ay sisiguraduhin nila na siya ay nabenta na, siya ay naging alipin na, kaya yun ang kanilang binabalak. Dito, qala falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'alu fi ghiyabati jub wa awhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrim hada wa ja'a. Ito na. Pagkatapos yung nagawa nila yun, ano ginawa nila kay Yusuf alayhis salam? Itinapon nila sa balon. Pagkatapos, hinintay nila na may dumating na mga nangangalakal, mga karaban, na ito ay sila ay nangangalakal, nagtatravel sa ibang lugar at dumadaan sila dito dahil may tubig, may balon. At pagkatapos ay hinulog yung isa sa kanila, yung kaniyang lagyan ng tubig, at pagkatapos ay humawak doon si Yusuf alayhis salam at nakita nila ang bata. Kaya dito, nakalagay dito, ya bushra waja'at sayaratum faarsalu. Ito yung sinasabi, yung ihinulog niya yung kanyang ano, tapos nakita niya yung bata. Pagkatapos sinabi ng kanyang ano mga kapatid na yung binenta siya sa murang halaga, murang halaga. Pagkatapos ay pumunta sila sa kanilang tatay, at ito nga yung sinabi nila, qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dib. Subhanallah. Ito ngayon yung plano nila, dahil nabenta na si Yusuf,
ni hinulog nila dun sa balon, pagkatapos may kumuha, bininta nila, pagkatapos malinaw na sa kanila na nabenta na, na naging alipin na si Yusuf alayhis salam. Ngayon, ang gagawin na naman nila kung paano nila kakausapin ang kanilang tatay. Subhanallah. Subhanallah itong inggit na ito kapag nangyari ito sa mga sa tao. Napakadelikado, subhanallah. Kaya nga unang papatayin nila. Tapos yung iba ay sinabi nila, ang kung hangarin lang natin ay mawala si Yusuf, ay itapon na lang natin siya sa balon para ano, may kumuha sa kanya, tapos mawalay siya sa atin, sa kanyang, lalo na sa ating ama, para tayo na lang nakikita ng ating ama. So dito, ngayon, ang pinag-isipan naman nila kung ano sasabihin nila sa tatay nila dahil wala nga si Yusuf. At dito, subhanallah, qalu ya abana inhadabna. O aming ama, kami ay pumunta sa labas at kami ay naglaro at iniwan namin si Yusuf alayhis salam kasama ng mga gamit namin at kinain siya ng lobo. Subhanallah. Ito yung dahilan nila. Wa ma anta bimu'minin. At siguradong hindi ka maniniwala sa amin. Yan yung pag-aakala nila. Ha, yun na yung masamang pag-aakala nila sa tatay nila. Subhanallah. Siguradong hindi ka maniniwala sa amin kahit na kami ay nagsasabi ng katotohanan. Waja'u ala kamisihi at bidamin kadib. At kinuha nila yung damit kasi pinahubad nila si Yusuf alayhis salam at kinuha nila yung damit niya at nilagyan nila ito ng tinatawag na nagdugo. Dugo ng hayop, syempre dugo ng hayop, kumatay sila at nilagay nila doon sa damit ni Yusuf alayhis salam at yun ang dinala nila kay Propeta Yaqub alayhis salam at tito bidamin kadib. At qala bal sawalat lakum anfusukum fasabrun jamil. At ang sabi sa kanila ni Yaqub alayhis salam noong nakita niya, ay isa sa mga riwaya na kwento ay nakita niya, hinawakan niya yung damit ni Yusuf alayhis salam at nakita niya na subhanallah walang gasgas, walang ni isang gasgas itong damit ni Yusuf alayhis salam, pero sinasabi nila na mayroong tinatawag na dugo dahil nalaman dito ni Propeta Yaqub alayhis salam ang plano nila at sa kaginawang at ang masamang plano nila kay Yusuf alayhis salam at sila ay nagsisinungaling. At dahil dito ang kanyang tanging sinabi, fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. At ang tunay fasabrun jamil, ang pagtitiis ay napakaganda, wallahu almusta'an, at tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tanging ihingian ng tulong. Subhanallah. Yan ang pagtitiwala ng tatay, isang propeta na may mga dumating sa kanya na pagsubok, isa sa pinakamamahal niyang anak na sinabi sa kanya na ang nagbalak pa sa kanya na masama ang kanyang mga anak din, yung mga kapatid ni Yusuf. Kaya subhanallah, kanyang nasabi lang ay fasabrun jamil, ang pagtitiis ay napakabuti. At sa kanya, wallahu almusta'an, at tanging sa Allah lamang tayo umihingi ng tulong. So isa ito sa mga ginawa ng mga kapatid ni Yusuf alayhis salam at nalaman din ni Propeta Yaqub alayhis salam sa pamagitan ng kanilang pagdala ng damit, walang gasgas yung damit ni Yusuf, tapos may dugo, so nalaman niya ito na sila ay nagsisinungaling. Ang kabilang din so binenta siya dito, napunta siya sa Egypt. Paano siya napunta sa Egypt? Ibasahin natin yung aya. Sinabi sa surat Yusuf, وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس. Ito binenta nila ng pinakamumurang halaga, معدودة, وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذين اشتراه من مصر امرأته أكرمي. Nung dumating sila, itong karaban na ito, nangangalakal, dumating sila sa Egypt. At pagkatapos doon ay nabilang si Yusuf alayhis salam sa mga alipin doon na ibinebenta. At pagkatapos ay nabili siya ng isa sa mga pinuno, yung tinatawag na Aziz, o sa panahon natin ngayon ay Prime Minister. Prime Minister, na siya ay yung asawa, na asawa ito ng nakita siya nung sinabi ito, makikita, sinabi sa kanya nung Aziz Mr., yung isang pinuno, prime minister ng Egypt,
na binili niya si Yusuf alayhis salam dahil nakita niya na napaka gwapong bata itong si Yusuf alayhis salam na kanina sinabi na akrimi matwahu asa ay yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Ibig sabihin, wala silang anak ng kanyang asawa. Nang nasabi sa history ng kanyang pangalan ng kanyang asawa ay si Zulaykha. Si Zulaykha. So dito, makikita natin na sinabi niya, akrimi. Ibig sabihin ay maging mabuti ka sa kanya. Nang sobrang, ibig sabihin ay maging mabuti ka sa kanya. Akrimi. Asa ayam fa'ana. Maaring siya ay maging, kumbaga sa ano ay, yang fa'ana, ha, makakuha tayo sa kanya ng kabutihan, yang fa'ana, aw yattakhi aw nattakhidahu walada. O ibig sabihin ay, o siya ay gawin natin na anak, ampunin natin siya. So, ang sariling Islam, sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pag-aampun ay ito ipinagbawal. Pero pwede po tayong gumastos o mag-aampun tayo bilang paggastos sa kanila. Pero hindi po ipapangalan sa atin yung bata. Dahil ang bata dapat ipangalan po sa kanyang tunay na magulang. Yan pong pinabawal ng Islam. Pero wala pong masama na tayo ay magpalaki ng bata, tayong gumastos, magpakain, tayong magpaaral. Wala pong masama doon. Ang pinagbawal po ng Islam ay yung mayroon siyang magulang, may nanay at tatay. Pero ang pangalan niya ay papangalan sa iyo. Ikaw magiging tatay niya, sa iyo iapelido. Siya po ang ipinagbawal ng relihiyong Islam. At dahil dito, sinabi dito na aampunin nila at sinabi ng pinuno na ito si yung Aziz Mr. Prime Minister ng Egypt na maging mabuti ka sa kanya. Alagaan mo siya, maging mabuti ka sa batang ito. Wakadhalika makkanna li Yusuf fil ardi walinu ito na yung tinatawag na kwento sa next na part 2 natin na magiging pinuno si Yusuf alayhi salam sa Egypt. At dito makikita natin ito yung pangalawang yugto ng buhay niya noong siya ay doon ang pinakauna doon siya sa tatay niya pagkatapos ay nagbalak sa kanyang mga kapatid tapos itinapos siya sa balon at may dumaan na mga karaban at ibinenta siya at ngayon ay dumating sa Egypt at binenta siya at nakabili sa kanya ay ang Aziz ng Misr at sinabi niya sa kanyang asawa na alagaan mo siya at kunin natin siya bilang isang anak. Ibig sabihin aampunin nila si Yusuf alayhis salam. Ngayon, nung lumaki na si Yusuf alayhis salam, malaki na si Yusuf alayhis salam, nagbibinata na siya ay sa sobrang kagwapuhan ni Yusuf alayhis salam ay dumating si Shaitan at nagbulong sa asawa ng Aziz na si Zulaykha. Kaya ang babae ay mahina. Nakita niya ang kagwapuhan ni Yusuf alayhis salam at nag-isip siya ng masama. Nag-isip siya ng masama kay Yusuf alayhis salam. Sinabi sa surat Yusuf, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Dito, nung hindi nakapagpigil itong si Zulaykha, ang asawa ng Aziz, asawa ng Prime Minister, nung lumaki na, nagbinata na si Yusuf alayhis salam dahil siya ay tumira sa kanilang bahay, ay kanyang sinabi itong naghanda siya. Ha? Naghanda siya na aakitin niya si Yusuf alayhis salam at kapag tapos kanyang sinabi, وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا at وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ siya ay naghanda at inakit niya sa mga ibang mga pamamaraan, inakit niya si Yusuf alayhis salam, sinarado niya yung pintuan ng kanyang bahay, itong babae na ito na nasa loob si Yusuf alayhis salam at sinabi niya kay Yusuf alayhis salam, وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ halika, sabi niya kay Yusuf at gawin mo ang anumang gumawa ka, gawin yung ginagawa ng mag-asawa, subhanallah, ibig sabihin ay makikipag zina itong asawa ng Prime Minister o yung tinatawag na Azizu Misr kay Yusuf alayhis salam. Subhanallah. Kaya dito sinabi niya, ma'adallah, ma'adallah. At sa ibang at sinabi niya na ako ay natatakot
Ako ay nagpapakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa gawain na masama na ito. E so ito ay si Yusuf a.s. na sinabi na ito ay masamang gawain kasi ay nagpakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa ganitong masamang gawain. Sinabi niya kay Sulaykha, itong babae na ito, asawa ng Prime Minister o yung tinatawag na Aziz Mr. Innahu Rabbi Ahsana Mathwaya. Sabi niya, sabi ng mga mufassirun ay katotohanan na ang yung asawa, ang siyang bumili sa akin, ang siyang nag-alaga sa akin, ang siyang nagtiwala sa akin, ang nagbigay sa akin ng yung naging tao ako dahil sa kanya, at pagkatapos ay hindi ko kaya na gawin ang ginagawa mo, na lukuhin itong asawa mo na siyang ang tinatawag na naging dahilan na ako ngayon ay, kumbaga sa ano yung naging tao, siya yung bumili sa akin dahil ako ay naging alipin. So, innahu la yuflihu dhalimin. Tunay nang hindi maging makatarungan ay hindi sila magtatagumpay. Subhanallah. Hindi sila magtatagumpay. At dito, si Yusuf alayhis salam, wala siyang naisip sa oras na yun, kundi tumakbo sa pintuan. Kaya dito nabanggit sa aya, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. At nagunahan sila sa pintuan. Subhanallah. Nung una, nung sinarado ito ni Zulaykha, sinabi sa kanya, sinabi, napakaganda ni Zulaykha. Dahil asawa ng ano, pero si Yusuf alayhi salam, sa takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, at nabanggit din yan dito sa aya. At ganun din na sinabi niyan, ako'y nagpapakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala sa masamang gawain na ito. At pagkatapos ay siya ay tumakbo agad doon sa pintuan para lumabas, subhanahu, para umiwas. At itong namang babae na ito ay siya ay tumakbo doon, tumakbo sa pintuan para habulin si Yusuf alayhi salam. At pagkatapos ay hinatak niya ang damit ni Yusuf alayhi salam sa likod at ito ay napunit. Ito ay napunit. Kaya sinabi dito, na napunit sa likod yung damit ni Yusuf alayhi salam, pagkatapos ay may dumating, Allahu alam, na yung ano, may dumating na mga tao dahil doon na sa pintuan, at sinabi ng babaeng ito sa kanyang asawa na qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'in illa an yusjana aw adabun alim. Ano ang parusa sa tao na nagbabalak sa iyong asawa? Subhanallah. So ngayon ay babaliktarin niya yung sitwasyon na ang nagbabalak sa kanya ng masama ay si Yusuf alayhi salam. Kaya dito yung saksi ay kanyang sinabi, at sa ibang mga nagkwento ay sinabi nila na mayroong isang sanggol na ito ay nagsalita at ito ay sinaksihan niya at ito ang sinabi niya. Sa iba namang nagkwento, sinabi nila na isa sa mga pinsan ng babae na ito, na si Zulaykha, na nakakita doon, at sabi niya, itong sinabi niya, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiq wa huwa minas sadiqin. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaydikunna. Sabi nung saksi na ito, at nandun na yung asawa, Aziz ng Mr. na kanyang sinabi ng saksi, na tingnan nyo ang damit ni Yusuf alayhis salam. Dahil ngayon ay babalik ta rin ni Zulaykha yung pangyayari na siya ang biktima. Si Yusuf alayhis salam ngayon ang gustong nagbabalak sa kanya. Babalik ta rin niya. Ngayon ay sinabi ng saksi na ito na tingnan nyo ang damit ni Yusuf. Kung ang damit ni Yusuf alayhis salam ay siya ay napunit sa likod, ibig sabihin ay ang tunay na nagbabalak sa kanya ng masama ay ang babae na ito, na asawa ng Prime Minister ng Egypt sa oras na iyon. At dahil ito, nakita nila na ang damit ni Yusuf alayhis salam ay dito sa likod, kaya sinabi nila na siya ay tapat at ang tunay na nagbabalak sa kanya ay ang tinatawag na asawa ng Prime Minister ng Egypt. Dito, merong isang pinakahuling aya ito, babasahin natin sa part 1 kasi may part 2 tayo. At ito yung bago makulong si Yusuf alayhi salam ay nagkaroon ng isang pangyayari na kung saan lumaganap sa lugar na itong asawa ng Prime Minister o yung Aziz Mr.
ay inakit niya si Yusuf alayhis salam. At alam niyo naman, maging sa mga panahon nila, hanggang sa panahon natin ngayon, ay marami mga tsismosa. So ito yung mga babae na mga ano, bulong-bulunga, mga tsismosa, ganyan-ganyan. At naisip ni Zulaykha, itong babae, na gumawa ng paraan para makaganti sa mga ginagawa ng mga kababaihan na ito. Ayan, makikita natin itong sa Surat Yusuf. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ إِمْرَأَةٌ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ. Subhanallah, sinabi ng mga tao doon, mga kababaihan sa Madina, sa lungsod na yun, sa lugar, na yung asawa ng Aziz ay inaakit niya yung tinatawag na yung inampun niya na anak niya. Inampun niya na anak niya. Itong si Yusuf alayhis salam. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Tunay na siya ay naligaw. Subhanallah. Falamma sami'at. Ito na. Ngunong narinig ito ni Zulaykha, bimakrihin na yung mga kwento nila, yung ano nila, mga chismis nila. Sabi niya, arsalat ilayhin wa'atadat lahunna muttakian wa'atat kulla wahidatin minhunna sikina waqala tukhruj alayhin. Dito hindi pa nakukulong si Yusuf alayhi salam. Nag-imbita siya sa mga kababaihan sa Madina. Subhanallah. Ito yung ginawa niya para makaganti sa kanila. So nag-imbita siya at pagkatapos binigyan sila ng dito sikin, mga kutsilyo. At binigyan sila ng kanilang ibang mga sa ibang mga kwento ay may mga prutas o ano bang ano nila na ito ay para mabigyan sila ng kutsilyo na ito kunwari ito ay inaayos nila o ano bang ginagamitan nila ito sa tinatawag na kutsilyo na ito. At pagkatapos ay inutusan niya, sinabi niya na pagkatapos ay waqalat ikhruj alayhinna, pagkatapos ay lumabas ka sa kanila, lumabas ka, sabi ni Zulaykha, para makita nila kung ano yung sinasabi nila. At nung lumabas si Yusuf alayhis salam sa harapan ng mga babae na ito, sabi dito, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qat'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hada basharan in hada illa malakun karim. Subhanallah. Nung dumaan si Yusuf alayhis salam, nandito yung mga babae na dati nagchismis, ay yung kutsilyo na dapat ay hinahati nila yung mga prutas o anumang hinahati nila doon, nakita nila si Yusuf alayhis salam na dumating na parang pagkakita nila dito na parang anghel dahil napakagwapo, naputol nila. Ibig sabihin ay na hindi ibig sabihin na naputol na lahat, pero ang ibig sabihin dito ay sa, dahil sa hindi nila namalayan sa pagdaan Yusuf alayhis salam ay kanilang hindi sinasadya na natamaan nila ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga daliri, at sinabi nila, wakulna hasha lillah, sabi nila, mahada, subhanallah, hindi tao yan, anghel, dahil sa kanilang pagsaksi na napakagwapo ni Propeta Yusuf alayhis salam. At dito, sinabi niya, qalat fadalikunna alladhi lumtunnani, ito yung dahilan ng sinisisi niyo ako, na ako ay naakit sa, ito yung kay Yusuf alayhis salam. Ngayon, sabihin niyo ngayon, yung sinasabi niyo na ako ay naakit ngayon, tingnan niyo ang nangyari sa inyo. So yan ay isa sa tinatawag na nangyari din sa kanila bilang pagganti ni Zulaykha sa mga nagsisismis sa kanya. At pagkatapos, sinabi niya, walaqad rawadtuhu an nafsihi fasta'sam. At ako inakit ko siya, pero sabi niya, hindi nito tinanggap. Wala in lam yaf'al ma amurhu la yusjananna wala yakunan min as-saghirin. At sinabi, ito yung banta ni Zulaykha, na kapag hindi niya ginawa ang kagustuhan ko, ay tunay na ipapakulong ko siya. Subhanallah. Isa rin ito sa patunay na itong asawa ni Zulaykha ay siya yung aziz ng Misr, pinuno ng Egypt, pero subhanallah, wala siyang desisyon. Yung tinatawag na dayuth, yung tinatawag na mahina yung kanyang desisyon kapag sa asawa niya. Ang nagbibigay ng desisyon ay ang kanyang asawa. Subhanallah. Kaya sinabi niya, ipapakulong ko siya. Kasi malinaw na, yun ang nangyari. Pero, ang pinakahuling nangyari, sabi ni Yusuf alayhis salam, qala rabbi sijnu uhabbu ilayya mimma yad'unani ilay.
At sabi niya, O Ya Allah, aking Panginoon, mas mainam sa akin na makulong ako kaysa ako ay tanggapin ko ang balak na ito ni Zulaykha. At dito ay sinabi sa fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaydahun. At pagkatapos ay dahil dito ay nakulong si Yusuf alayhis salam dahil mas gusto niya na makulong siya kaysa makagawa siya ng malaking kasalanan na ito ang tinatawag na zina. So dito po nakulong si Yusuf alayhis salam, mayroon tayong part 2 natin inshallah. Nakulong si Yusuf alayhis salam, may nakilala siya dito, pagkatapos anong dahilan paano siya lumaya at yung panaginip ng hari ng Egypt, at pagkatapos ay yung naging pinuno siya ng Egypt, at pagkatapos ay yung pagdating ng kanyang mga kapatid. Subhanallah, at makikita pala sila ng kanyang mga kapatid pero hindi nila alam na si Yusuf alayhis salam itong kausap nila. Allahu Akbar. Isa ito sa gantimpala sa mga tao na sila ay nagtiis, at isa ito sa mapupulot natin na aral dito, palagi nating isipin ang kapatid natin ay kapatid natin. Lalo na kung yung kapatid natin sa dugo, kapatid natin sa Islam, alhamdulillah. Dapat pangalagaan natin ang pagmamahala ng bawat isa sa mga, lalo sa mga magkakapatid. Sa oras na pangangailangan, sa oras na tayo ay may mga problema, isa sa pinakaunang pinupuntahan natin, isa sa mga tao na dumarating sa atin, isa sa mga tao na nabibigay sa atin ng payo na natili kasama natin ay ang ating mga kapatid. Ang ating mga kapatid, yung kapatid natin sa nanay at tatay. Kaya iwasan natin ay yung pagkakaroon ng inggit. Ano man ang nararamdaman natin, ito ay iwasan natin. Dahil tayo ay magkakapatid. Allahu Akbar. Isa ito sa dapat iwasan. Marami tayong napapansin sa panahon natin ngayon, magkakapatid, nagkakaroon ng inggitan. Kaya nagkakawatak-watak ang pamilya. Nagiging mahina ang pamilya at hindi po magandang tingnan ang magkakapatid na sila ay nagkakawatak-watak. Mayroon mang hindi pagkakaunawaan, pero panatilihin at panatilihin ang pagkakapatiran. Yan po ang turo sa atin ng Islam. Sinabi sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang tunay na mabuti sa kanyang kamag-anak ay kahit na pinuputol ng kanyang kapatid o kanyang mga kapatid, kamag-anak, ang koneksyon nila sa kanya ay nanatili pa rin siya sa pakikipag-koneksyon sa kanila, pagkikimabuti sa kanila. So, mahirap po yan, pero malaki po ang gantimpala na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yan ang isa sa mga nabanggit na napakalaking gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala na sila ang patuloy ang kanilang paghihimabuti sa kanilang mga kamag-anak, lalo na yung mga kapatid natin. Allahu Akbar, kapatid mo. Yan ang mga tao na sila yung tinatawag na darating sa oras ng ating pangangailangan. Sila yung proud sa atin, sa ating mga nakuha sa buhay, yung mga na-achieve natin sa buhay. Kaya panatilihin natin. Normal po sa magkakapatid, nakakaroon po ng minsan ng alitan, ng away. Pero ganun pa man, tayo ay magpatawad sa bawat isa dahil kapatid po natin ito. Kapatid po natin. Kahit po marami tayong pera, marami tayong kaibigan, hindi po katulad yan ng kapatid natin. Hindi po yan kapatid. Hindi po pwedeng bilhin ang iyong kapatid. Maaring mayaman ang tao, maraming kaibigan. Pero sa oras na ang tao ay tunay na nangangailangan, kapatid po natin ang darating. Yan po ang katotohanan. Kaya dapat panatilihin po ang pagkakapatiran sa mga magkakapatid. Yan ay isa sa mga payo sa atin ng relihiyong Islam. Ay narapat po natin ito, sundin natin. Inshallah, habangan po natin ang part 2 ng kwento ni Propeta Yusuf alayhis salam, na ito ay maraming aral na mapupulot natin. Sa lahat po muli ng bumati sa inyo ng assalamu alaikum, wa alaikumussalam, wa rahmatullahi wa barakatuh. At nawa, gati pala tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, makapulot tayo ng aral at ito ay maisa buhay natin, maibahagi natin. Hanggang sa muli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.